ating kakailanganin sa paggawa ng calcium phosphate, ang dinikdik na itlog, ang natural na suka, ang sandok at kaldero, ang ballpen at container. Yan po na nilalagay natin. Ang weighing at ang gasol. Sa paggawa ng calcium phosphate, katro farmers, ay syempre yon natin ang ating gasol into high flames. Kapag hindi available ang gasol, ay pwedeng gumamit ng kahoy. Tapos, ilagay natin ang ating kaldero at hintayin natin uminit ito. Saka natin ilagay ang ating nadikdik na eggshells. Kapag uminit ng ating kaldero, ay pwede na natin ilagay ang ating eggshells sa kawali. Saka natin ihalo ito hanggang maging golden brown ang itsura. Kapag hindi available ang eggshells, ay pwedeng gumamit ng animal bones. Ihawin lamang ito hanggang maging kulay itim. Saka pwedeng nang gamitin. Dito, eggshells ang aking ginamit sapagkat ito ang available sa ngayon. Ihalo lamang ito at dikdikin ang mga malalaking eggshells. Okay lang kapag hindi nahugasan yung eggshells sapagkat maluluto naman ito sa kaldero at mainitan at mamatay yung mga bakterya. Basically, katro farmers, ginagamit ang calcium phosphate sa ating mga halaman kapag nasa flowering stage para kumapit yung bulaklak sa stem ng ating halaman para malakas ang kapit nito. Ginagamit din ito sa roots at leaves ng ating matatandang mga halaman. At sa lupa naman ay binabalanse nito ang lupa at binababa nito ang salinity. At sa ating mga alagang hayop ay ginagamit ito sa ating mga pregnant na alaga para dumami ang gatas. Tuloy lang natin, katro farmers, ang paghahalo ng ating eggshells hanggang maging golden brown ang itsura. Pag okay na, ay pwede na nating kunin ang ating malinis na container. Saka natin i-off ang gasol. Then, pwede na nating ilagay ito sa ating container. Katapos ay ilagay natin ang ating suka. Ang ratio ng ating
suka sa eggshells ay 1:9. So 100 grams na eggshells at 900 grams naman sa suka. Kung mapapansin nyo po, katro farmers, ay nagsimula na itong mag-react. Kapag naihalo na ang suka sa ating nilutong eggshells, ay pwede na nating takpan ng takip ang ating container anaerobically. Ibig sabihin ay walang hangin. Pagkatapos ay lagyan natin ng date ng paggawa o date of production. Ang fermentation time ng ating calcium phosphate ay 20 days minimum. Iha-harvest natin ito sa September 9, 2020. So, 20 days. At ilagay natin katro farmers ang ating nagawang calcium phosphate sa malilim na lugar. Maraming salamat katro farmers at i-update ko po kayo kapag i-harvest na natin ang ating calcium phosphate.